Punta ng mata ko sa taas, magkakasurize ako nito. Ha? Buntis na. Kaya lang, nawala yung nanggana nung nakaraan yung kumain. Kaya nasama. Tapos na ito may mga kapigmate, na-EI na po. So tandaan nyo ha, kung pag ako nagpapa-EI, bago EI, porga muna. So kahapon ng hapon ko siya pinorga, tapos kaninang umaga, dalawang beses ako nagporga. Yung isang sachet kasi hinati ko, para dalawang kainan niya. Tapos ito namang isa, yan, so pinoporga na rin si Gigi. Teka lang, kukuha lang ako ng pig. So pag ako nga pala nagpapa-EI mga kapigmate, habang ini-EI yung baboy, pinapakain ko. Alam niyo bakit? Para hindi malikot yung baboy habang iniitay. So ayan, bibigyan ko na ng pagkain. Ayan, para hindi siya masyado malikot. Pre, okay ka lang pre? Ayan. Pinapakain muna. Para hindi siya masyado malikot. Higop na higop? Ha? Aba, ayos ah. Sunod, yun namang isang yun. Ayan, so, tapos na. Sobrang init mga kapigmate. So, tapos na ang i-EI itong dalawa natin. So, si Gigi. Si Gigi at si, sakit ng mata ko, may sorry siya nata ako. Si Cookies mga kapigmate. Tapos na natin silang i-EI. So, paalala ko lang mga kapigmate, ako, pag nagpapa-EI ako mga kapigmate, kunwari, papa-EI ko ngayong hapon, so, umaga pa lang, kailangan purgan na ako. Dahil ang gamit kong pampurga ay Latigo 1000, so, yung kalahating sachet sa hapon, tapos yung kalahating sachet, umaga, kanina umaga ko po inubos dito. So, ganun din kay Cookies. Tapos, ngayong hapon, saka naman po ako nagpa-EI. So, ganun po ako magpa-EI mga kapigmate. So, alam ko marami po nagsasabi mga kapigmate na halos lahat naman ng baboyan, saka yung mga teknisyan ng baboy o yun, may-ari ng barako. Kahit nga dito sa DA, sinasabi na huwag na huwag kong pupurgayin ang baboy kung magpapa-EI ako kasi hindi raw mabubuntis. So, ako po, matigas ang ulo. So, purga muna bago EI. So, wala naman sablay mga kapigmate. So, hindi pa sumablay yung mga pina-EI ko na pinurga ko. So, okay lang naman yun. Tapos mga kapigmate, so kung nakikita nyo kanina, habang nagpapa-EI ako mga kapigmate, pinapakain ko yung baboy. So ang dahilan ko po mga kapigmate, pag pinapakain yung baboy, para hindi po siya masyadong malikot. Kasi pag malikot ang baboy, baka ano yung pag-EI sa kanya, masayang yung similya sabihin natin. Kasi yung pagiging malikot ng baboy, nagiging dahilan din po yun ng backflow. O yung sinasabi natin, similya, bumabalik palabas. So yun. Kaya ako po pinapakain. So, sa pagpapakain ko naman mga kapigmate, sa bagong kasta, ha? Sa bagong kasta, hindi po ako nagbabawas ng kain. Hindi ko sila dinadiet, okay? Ang pakain ko nga pala dito sa, ang dami na pakain ko nga pala dito sa mga alaga ko mga kapigmate. Buntis na to mga to. Buntis or hindi buntis mga kapigmate, pag yung ganyan mga katawan yan, 1.5 kilo mga kapigmate. So, ito nga ito mga kapigmate, ito lang isang to. Ito lang hinabol ko yung katawan. 2 kilo ang pakain ko dito ng mga nakaraan. So ngayon, hindi pa kalakihan yung katawan niya. So 2 kilo per day pa rin ang pakain ko sa kanya mga pigmate. Pero dito sa iba, mga 1.5 kilo lang yan, yung mga hanggang dun. Tapos, yung isa rin natin ditong ini-EI, ang pakain ko rin dito mga kapigmate, ay 1.5 kilo lang din dito sa durok. So, hindi po ako nagbabawas ng pagkain. So, sasabihin ng iba, kalahating kilo sa loob ng 2 buwan, kalahating kilo sa loob ng 1 buwan. So, ganun. So, hindi po sumusunod doon. So, ayan. So, ito, bagong kain. So, bagong kain yan. Ayan. Ito mga alaga kong ito mga kapigmate, lahat yung mababait. Ayan, ano Gigi? Kahit isuot niya yung kamay niya sa bibig niya, hindi niya kakagatin, iiwasan lang. So ganyan po yung mga alaga ko kasi ako mahilig ako umawak sa bibig nila, sa muka.
And ito naman, malapit na mga anak to mga kapigmate. So, May 5. So, May 5 na po, malapit na. Ito naman po ay si Baile. Ano? Yun po. Ito si Baile. Galing po to sa CNL Farm. So, ito po ay Duroc. Ano, Duroc Large White po to. Ah, Duroc Large White. Duroc Landrace po ito si, ano, si Baile. Tapos ito naman, galing naman sa, ano to, sa Himamaylan. So, Landrace Large White po siya. Ito naman yung anak ni Lucky. Yan. Anak to ni Lucky. Kapatid yung Duroc na nandun sa dulo, si Gigi. Saka ito, magkapatid sila mga kapitmates. So, ito naman si Harley. Ano? Si Harley. Yan po si Harley. Suplada po si Harley. Suplada. Ito naman si Kara. Kapakalala ko na kayo sa akin mga alaga. Ito naman si Kara. Yan. Ito si Kara. Tapos, ito naman si Ivana. Alam mo Ivana? Kasi si Ivana, malapit na rin siya. So, yan. May 19 mga kapigmate ang anak ni Ivana. So, Duroc, ano po to? Duroc Landrace din po siya mga kapigmate. So, yan. Say hi. Say hi sa mga viewer natin. Say hi. Say hi. Ah, suplada si Ivana. Ah, tignan mo, matang-mata Ivana. Ivana, wow. Hello, Ivana. Say hi. Ito naman, si Cookies. Ito si Cookies. Mabait din ito, mga kapigmate. So, halos lahat naman alaga natin dito mababait. Cookies. So, wala. Busy siya, nananaid pa siya ng pagkain. Ah, si Cookies. Hello, Cookies. Ito naman si Fiona. So, ito po yung GP natin na galing sa DA Bayawan. Yan. GP Large White. Pahima siya. Ito gusto na itong ano, ito lang yung nagpapahima sa akin lagi ng mukha. Yan, na pag hinihimas ko, nilalapit niya pa yung mukha niya mga kapigmate. Tingnan niyo yung likod niya habang hinihimas. Nababa yung likod niya. Habang hinihimas, nagbe-bend yung likod mga kapigmate. So, yun lang muna mga kapigmate. Ganda nga po sa inyo, sakit sa mata ng init ng araw. So, ako yata yung magkaka-sore eyes.